Maraming taon na po ang nakakalipas sa Texas. Mayroong mag-ama na sinubukang maglakad ng hating gabi ng Pasko upang ikwento ng daddy kung ano ang Pasko. Habang sila ay naglalakad sa kapitbahayan, napansin ng maliit na batang lalaki na sa pinto ng mga kapitbahay nila ay may nakasampay na star pero lahat ay purple. Iba isang purple star, iba dalawa, iba tatlo, pero karamihan ay isang purple star at dikit-dikit ang bahay merong purple star. Nagtanong yung anak, "Dad, why do some houses have purple stars and we have none?" Ang sagot niya sa English pero tatagalogin ko ay, "The purple star is a memorial of a son in that family." Meron silang anak na lalaking sundalo na namatay sa giyera. Kaya sila mayroong purple star. Yon ay alaala na yung kanilang anak na sundalo na namatay sa giyera, kasama pa rin nila ngayong Pasko. And the little boy said to his daddy, "Dad, balang araw sa bahay natin, magkakaroon din tayo ng purple star." Hindi magandang pakinggan sapagkat alam ng daddy kung anong ibig sabihin. Alam din ng anak kung anong ibig sabihin. Pero meron siyang pangarap. Nagsarila ang purple star sa kanya. At ang sinabi ng purple star sa kanya bilang American boy, "May nagmamahal sa iyo. May namatay para sa iyo." Pero hindi lang nagsalita ang purple star ng ganung good news, "May nagmamahal sa iyo." Nagsalita pa ang purple star sa batang lalaki at sinabi, "Ikaw, may minamahal ka ba? Ikaw, para saan ang buhay mo?" Nagsasalita ang purple star sa Amerika, "May nagmamahal sa iyo. May namatay para sa iyo." At nagsasalita pa rin, "Ikaw, para kanino ang buhay mo? Anong ibig sabihin ng buhay mo?" At mayroon pang pangatlong tanong na sinasabi yung purple star. At ang pangatlong tanong ay, "Hanggang dyan ka na lang ba? Hindi ba dapat mas matindi ang pagmamahal mo ngayon kaysa kahapon? Hindi ba dapat mas matindi ang pagmamahal mo bukas kaysa ngayon? Hindi ba dapat araw-araw tumitindi at nagiging bayani ang pagiging mapagmahal mo sa kapwa-tao?" The purple star was speaking to the boy, and the boy understood. May namatay, may nagmamahal sa'yo. Para saan ang buhay mo? Hanggang dyan na lang ba ang pagmamahal mo? Di pa ba pwedeng dagdagan at hindi na lang pangkaraniwang pagmamahal, kung di bayani, pagmamahal na may kabayanihan, heroic love. Dito sa ating bansa sa Pilipinas, iba't iba ang kulay ng parol. May purple, may puti, may pula, may berde, may pink, may blue. Sari-sari ang kulay ng parol ng Pilipino. Bakit kaya? Kumukuti-kutitap, bumubusi-busilak, nagsasalita yung parol ng Pilipino. At anong sinasabi ng parol ng Pilipino? May nagmamahal sa'yo. Para saan ang buhay mo?
hanggang dyan na lang ba ang pagmamahal mo? Kaya po iba-iba ang kulay ng parol Pilipino ay sapagkat marami tayong uri ng bayani. Hindi lamang sundalo ang ating bayani. Hindi lamang sundalo ang nakalibing sa libingan ng mga bayani. Mayroon pa rin tayong bayaning doktor, bayaning nurse, bayaning basurero ng ospital na namatay nitong nakaraang taon dahil sa paglilingkod sa atin. Mayroon tayo ngayong gabi mga doktor at nurse na nasa ospital, nagbabantay sa emergency ward ng ating ospital, naglilingkod. Mayroon tayong mga kusinero, mayroon tayong food delivery boys, mayroon tayong mga tricycle drivers na hindi naman para sa pera kung bakit sila naghahanap buhay, kundi dahil alam nila na kung hindi sila maghahanap buhay, walang maghahatid sa atin pauwi, walang magluluto ng pagkaing gusto natin, walang maghuhugas ng pinggan pagkatapos natin. Mamayang alas 4 ng madaling araw, yung mga basurero magkukolekta ulit ng basura natin ngayong hating gabing magdamag. At sila, paggising natin, malinis na ulit ang kapaligiran natin. Pero baka makalimutan natin yung mga parol ng magdamag na iba't ibang kulay, subalit sila ay bayani. Ngayon, nandito tayo sa Pangasinan. Nandito tayo sa Dagupan. Alam po ba ninyo na mayroong mga electricians, mayroong mga empleyado ng Decorp na umaakyat sa poste na wala ngayon dito sa Dagupan dahil nandun sila sa Bohol, nandun sila sa Surigao upang ibalik ang kuryente sa mga biktima ng Odette? May parol din sila. Hindi purple sapagkat sila'y buhay. Puti, pula, berde, mayroon silang parol sapagkat ang lahat ng parol ay laala ng kabayanihan na dapat nating isabuhay. Kayo, mga minamahal kong kapatid, kapag tinignan natin yung mga bituin, yung mga parol sa ating paligid, nagsasalita sila sa atin. At ang sinasabi ng parol sa iyo, may nagmamahal sa iyo. May bayaning hindi mo kinikilala. May bayaning hindi mo pinapasalamatan. May bayaning nakalihim, subalit nagmamahal at naglilingkod sa iyo kahit hindi mo sila kilalanin. Subalit ang parol ay nagsasalita pa at sinasabi sa atin, ikaw, para saan ang buhay mo? Ikaw, sino ang mahal mo? Sarili mo na lang ba? Pera na lang ba? Pagsikat na lang ba? Lakas na lang ba? Posisyon na lang ba? Yun na lang ba? Para sa sarili mo na lang, I, me and myself? Ang parol ay nagsasalita, hindi lamang yung purple star. Ang lahat ng parol na nakabitin sa puno, sa bintana, sa pinto, sa Christmas tree, ay nagsasalita sa atin. May bayani, kaya tayo may Pasko. At hinahamon tayo ng mga parol ng Pilipino. Para kanino ka nabubuhay? Sino ang mahal mo? Sino ang pinaglilingkuran mo? Para kanino ang buhay mo? Subalit hindi lamang yon. Kung masasagot mo na merong kang minamahal, kung masasagot mo na merong kang pinag-aalayan ng buhay, ang itatanong sa iyo ng parol ng Pilipino ay, hanggang dyan na lang ba? Hanggang dyan na lang ba? Hindi ba dapat pang dagdagan at dagdagan at dagdagan araw-araw hanggang sa huling hininga upang ating parol ay maging tunay na paalaala na tayong lahat ay dapat na maging bayani. May bayani, kaya may parol. May namatay para sa iyo dahil may parol, kaya may parol. At ang parol ay naghumahamon sa iyo para kanino ang buhay mo. At hanggang dyan ka na lang ba? May nagmamahal sa iyo. Sino naman ang mahal mo? Hanggang dyan ka na lang ba magmamahal? Darating at darating ang panahon. Magsasabit ng parol ang ating mga naiiwanan at aalalahanin nila ang purple star, ang white star, green star, red star, pink star,
kumukuti-kutitap, bumubusi-busilak, may ibinubulong sa atin, may nagmamahal sa iyo. Sino ang minamahal mo? Hanggang dyan ka na lang ba magmamahal? At sana dumating yung araw kapag wala ng parol na nakasabit sa bintana at panahon na ng mahal na araw o July o March o September, titingala ang ating mga kababayan at makikita nila sa langit na nasa ibabaw natin may mga dagdag na bituin, kumukuti-kutita pa rin, nagsasalita pa rin, may nagmamahal sa iyo. May minamahal ka ba? Hanggang dyan na lang ba ang pagmamahal mo? Sana ang parol natin hindi lamang parol pang Pasko. Sana dumating ang araw, we will shine like the stars in heaven for all eternity. Because those who live for others, those who love others, those who die for others, will shine like the stars forever. Let the stars speak to you. May nagmamahal sa iyo, huwag mong kalimutang magpasalamat. Sino ang minamahal mo? Hindi pwedeng ikaw lang. Hanggang dyan na lang ba ang pagmamahal mo? Dapat magmahal ka katulad ng bayani. To love without measure, to love without counting the cost. Let the stars around us challenge us to be like Jesus.